Hello guys, magandang hapon. Welcome back po dito sa ating channel, Si Farming. At yan guys, ngayon po ay kakarating ko lang po. Galing po tayo ng Puerto Princesa. Hinabol po talaga natin ngayon na makauwi po dito sa Brooks Point, Palawan para po makapag-abono po tayo sa ating pong mga talong. At ngayon nga po guys ay tuloy-tuloy po ang pag-ulan po dito sa atin. Kaya yung mga talong po natin ay lagi pong basa. Lagi po silang nakalubog po sa tubig. At sa ngayon nga po, yung mga talong natin ay medyo napapansin natin na dinadapuan po ng punggus. Dahil nga po sa sobrang tubig. Hindi man po natin na-update po lagi yung atin pong mga talong. Dahil nga po sa tayo ay laging nasa biyahe. At yan nga po, napapansin nga natin na yung mga talong po natin ay dinadapuan na po ng mga punggus. Itong Pomopsis blight. At napansin ko rin po na nangailangan na rin po ng abono itong atin pong mga talong. Kaya tayo po ngayon ay magkahagis po ng abono. Kaya lang guys, dati po ginagawa po natin ay 1:1 yung atin pong pag-abono. Yung urea, isang sako, at yung triple 14, isang sako. Sa ngayon po, ang gagawin po natin ngayon ay kalahating sako po ng urea at isang sako po ng triple 14. Mas damihan po natin ngayon yung triple 14 dahil nga po sa lagi pong umulan, mataas po ngayon yung nitrogen. Kaya medyo nagkakaroon po ng fungus itong atin pong mga talong dahil nga po sa laging malamig yung panahon po natin ngayon. Na dati na tag-init ay hinihiling po natin na umulan, at ngayon naman po ay sobra-sobra naman po yung ulan na ibinubuhos po dito sa atin. Kaya nagkakaroon po ng mga ganitong sakit yung atin pong mga talong na fungus. Pero lagi naman po tayo nag-i-spray po ng fungicide para din po ma-control itong mga ano na ito, itong mga fungus. Yan guys. Ito po mag hahalo na po kami ng abono. Ilan to, no? Isang balde niyan, isang balde. Tapos kalahating balde ng ano urea. Ng urea. O dalawang balde niyan, isang balde ng urea. Okay, rapat ko na. Islam. At yan pala guys, shout out po sa atin pong mga kaibigan at lagi pong sumusuporta po sa atin. Kay Ka-Farmers Pilot Vlogs at kay Grigi Farmers. Yan po guys, gaganda na po ng kanila pong mga talong po ngayon. Kay Ka-Farmers Pilot Vlogs, yung kanya pong Banati King po ngayon ay napakaganda po yung bunga. Napakarami pong mamunga pala itong Banati King. Parang gusto ko rin pong subukan yan. At kay Grigi Farmer naman po, yung kanya pong bagong tanim po ngayon ay napakarami pong mamunga itong Calixto. Kaya napaka-blessing po talaga sa atin po. Sa atin pong mga kapong magsasaka na marami po tayong napipitas po ngayon sa atin pong mga gulay. At dito naman po sa amin, halos mag-isang buwan na po tayo na nagpipitas po ng medyo marami. Nag-aabot na po sa 1,000 yung atin pong napipitas dito, bawat pitas po natin. At yan nga, sa ngayon, napapansin po natin na medyo kumunti na po yung kanya pong bunga. At nagkakaroon na po siya ng mga bagong suhi. Katulad nito guys, yan, dito. Yan yung mga bagong suhi na yan guys. Yan po ngayon yung atin pong bibigyan po ng pakain para kapag sila po ang lumaki na at mamulaklak, sila naman po yung magbibigay po ng mga bunga po sa atin. Kasi yung mga dating bunga nila ay paubos na. Muli na naman silang magbibigay ng mga bagong suhi at bulaklak. Kaya kailangan po natin silang pakainin po uli ng atin pong mga abono na ibibigay sa kanila. At yun nga, sinabi ko kanina na medyo magbabawas po tayo ng nitrogen dahil nga po sa lagi pong maulan.
dito sa atin at nagkakaroon po ng mga fungus. Yan kasi guys, kapag yung talong po kasi ay lagi pong nabababad po sa tubig, yung mga dahon niya, yung mga sanga, yan po kasi yung fungus, mabilis pong makatake yan kapag lagi pong mamasa yung mga talong natin. Kaya mas maganda talaga na katamtaman po yung panahon, yung may ulan, tapos iinit, bago mga ilang araw o ulan na naman, wag lang po na sunod-sunod na rin po yung ulan, at wag din po yung sunod-sunod po yung init. Mas gusto po ng gulay yung katamtaman po talaga na panahon. Okay, ayan guys, halo muna kami, at mamaya po ipapakita ko na lang po sa inyo guys yung aming pong pag-abono. Ayan guys, nagsimula na po tayo sa pag-abono po ng ating pong mga talong. At ganyan lang po guys yung pag-abono po natin. Ihagis lang po yung granule, yung ating pong hinalo na triple 14 at itong urea. Yan yan po guys, ulitin ko lang po. Dalawang triple 14 at isang urea po yung ating pong paghalo po ngayon. At dito lang po guys sa gilid yung ating pong abono. Kung mapansin nyo guys, napakalayo na po ng ating pong pag-abono. Ito guys yung puno nya, halos po magdalawang dangkal na yung layo po ng abono sa puno. Dahil nga po yung ugat po ng ating pong talong ay nandito na po yan guys, nandito na sa labas yan. At kung dito po kasi tayo mag-abono sa dati, sa may butas, dyan po yung ugat nya ay malalaki na. Dito na po yan guys, nakakalat po yung ugat po ng talong. Katulad nito guys, oh. Yan guys, oh. Ito po ugat po ng talong, mabot na po dito. Yan, kaya dito na po tayo nagpapahagis po sa gilid po ng plastic mulch. At yan guys, hindi na po natin masyadong pinaramihan po yung paghagis po ng abono ngayon. Dahil nga po sa laging maulan, mataas po sa nitrogen. Nag-iwas po tayo ngayon sa sobrang fungus. Kaya control lang po natin yung atin pong paghagis po ng abono dito po sa atin pong mga talong. At mapansin nyo guys, yung ilalim po ng atin pong talong ay halos wala na pong dahon. Yan po kasi yung mga dahon nila ay kanila na pong hinuhulog, nilalagas na po nila. Yan guys, kung mapansin nyo guys yung mga dahon, nandyan na po ngayon sa baba. Nilalagas na po nila yung mga dahon. At nagpapalit na po yan sila ng mga bagong suhi. Katulad dito guys, ito. Yan guys, oh, dito. Yan, at mapansin nyo po guys dito sa taas, nandito po ngayon yung mga dahon po sa itaas. Dahil yung mga talong po natin, dito na po yan siya kakapal. Dito na po siya magsusuhi sa taas. Yan na po yung kanya pong ginagawa ngayon. Kaya kailangan na po talaga natin na magbigay po ng abono para mas magtuloy-tuloy po yung kanila pong pagbibigay po ng pagbibigay ng suhi. At syempre, yung mga suhi nila ay magiging malusog po kapag napakain na po natin ito ng abono at mas mabilis po silang mamulaklak at magbigay po muli sa atin po ng mga bunga. Ayan guys, so kung mapansin nyo guys, ito guys, oh, tinapuan na po ng fungus. At doon po sa kabila, yun guys, oh, hindi na natin na bunot na karaan, pati bunga niya, apektado na, tinamaan din po ng fungus. Lapitan po natin yung guys. Okay. Ayan guys. Ito guys, oh, tinamaan na rin ng fungus. Dahil po sa sobrang maulan po ngayon. At mapansin nyo guys, itong mga dilaw na dahon na ito, yan na po yan guys, yung mga sintomas po na tinamaan po ng fungus yung atin po mga talong. Ito guys, oh, patay na po yung isang puno na ito. Tinamaan talaga siya ng fungus. Matindi po talaga yung fungus na ito. Kaya pong pumatay ng atin po mga talong. Ayan, at itong mga sanga na ito guys na tinamaan din po ng fungus, atin lang po yan ikakating para po hindi na po makahawa sa iba. Pero ito mayroon na naman guys, so tinamaan din ng fungus.
Kaya ayan guys, hanggang dito lang po muna guys yung update po sa atin po mga talong. At ngayon po ay tuloy-tuloy po muna kami sa pag-abono ng atin po mga talong. Talagang kailangan po natin itong i-recover muli yung atin pong mga talong. At bago pala makalimutan guys, bago tayo magtapos, huwag niyo po muna palang kalimutan guys yung pag-like, pag-subscribe, at pakipindot na rin po yung notification bell para updated po kayo guys sa mga susunod pang video dito po sa ating gulayan, at kung paano po kami mag-alaga, at kung ano po yung mga ginagawa po namin dito sa atin pong mga talong.